ako tinugod pa at hindi ko na siya tinawag pa. Naiwan akong mag-isa sa upuhang pagtatuhan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga napakinggan ko. Hindi ko alam pa madudod kung prank lang ba nila yon at umaasa akong ganun na nga. Pero lumipas na ilang araw, parehas pa rin ang sinasabi nila sa akin. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala noon. Hindi ko pa pinupuntahan ang hotel na sinasabi ni Amber at ang resort na sinasabi ni Ruby. Naguluhan po ako sa mga nangyayari na maski si Felix, eh hindi ko magawang harapin at kausapin. Napansin ni Felix na aligaga at malisana ako. Hindi ko na maitago sa kanya ang totoong nararamdaman ko, pero mas pinili kong wag munang magsalita kahit gaano pa karami ang impormasyon na tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na alam noon kung sino ang papaniwalaan, papadudod. Hindi ko iniwasan sina Ruby at Amber para hindi sila makahalata na may alam ako sa mga nangyayari. Sa pagitan naman nilang dalawa ay maayos pa rin silang nagkakausap. Nakakasama ko pa nga sila sa chismisa na parang walang nangyari. Kaya lang ay nag-ingat na ako sa kanilang pareho. Hindi ko pa rin alam kung sino sa kanila ang totoong kabit ni Felix. Nagsimula na rin ako mag-imbestiga. Maligo kasi na nasasabi ko sa kanilang dalawa ang mga alam ko tungkol kay Felix. Kaya madali lang silang nakakaiwas at nakakapagtago ng sikreto. Hindi ko pinahalata sa kanila ang ginagawa ko. Binawi kong muli ang kapangyarihan ko bilang leader ng mga Marites at aalamin ko na kung sino sa kanilang dalawa ang totoong kabit ni Felix. Papadudot mga kabarangay, pwede rin kayong magsabi kung sino ang sa tingin ninyo sa dalawang kaibigan ko ang nagsasabi ng totoo. Sino sa kanila ang totoong kabit? Baka sakaling makatulong kayo dahil sa ngayon ay mag-isa kong hinaharap ang lahat ng problema at kalungkutan. Kaya naman malaking tulong ang pagbabahagi ko ng kwento ko sa inyo para lamang po mailabas ko ang sama ng loob ko sa mga nangyayari. Sana po sa tulong ng Barangay Love Stories ay makamtan ko ang hustisya na kailangan ko. Isang malaking pasasalamat ang hatid ko sa bumubuo ng Barangay Love Stories at lalong-lalo na sa Barangay LS 97.1. Muli, maraming salamat po. Ako ang inyong kabarangay forever.